mga karagra, welcome back to my vlog. Isang mabilisang chismisan sa inyong lahat mula dito sa Doha, Qatar. Ang init at sobrang busy si Kuragan. Pero eto na nga, may pinasang video yung kaibigan ko. Sabi niya, Kuragan, bobo ba talaga si Harlene Budol or si Nicole Harlene Budol? Sabi ko, hindi naman, marunong naman siyang magbigay ng kanyang thought, pero siguro magsasalita talaga siya ng Tagalog sa darating na final ng Binibining Pilipinas. Tapos sinabi niya sa akin, Kuragan, panoorin mo tong video na to. Maaliw ka talaga sa naging sagot ni Harlene. So let's watch mga karagra. No, ang pambansang Bulaklak, Gumamela, ay, Sampaguita, pwede magmali. Racer, Miss CS, okay? Sampaguita yan, eh. Oh, Sampaguita, di mo kaya. Kung ang chair ay sa lumpuit, ano naman ang puke? Ayan ang mga karagrag na panood na natin ang nakakaaliw na sagot ni Harlene. Kahit ako, sa walang hayong bias na reaction video to ha, nung mabasa ko yung words na binigkas ni Harlene, yun din yung basa ko. At yun nung marinig ko yung sagot ni Harlene, sabi ko, tama nga naman. Tapos nung lumabas yung sagot, sabi ko, ay, English pala. Pasensya na, buburon si Kuragan, diba? So, hindi naman natin masusukat doon na bubo na si Harlene, diba? Marunong naman siyang, alam ko marunong siya sa darating na final sa Binibining Pilipinas. Siguro na lang tayo talaga sa personality ni Harlene na medyo kumudyante. Siguro sa darating na final, magsiseryoso talaga siya, mga karagrad. Yun yung nakikita ko ni Harlene. At ang magdadala sa talaga tagumpay ni Harlene dito sa journey niya sa mission sa Binibining Pilipinas 2022, kundi yung personality niya. Yun talaga yung magpapaangat ni Harlene, yung pagiging totoo niyang tao. Sana lang talaga malagpasan ni Harlene yung malalakas niya na maging kalaban sa tao na to, dahil alam natin kung sino yung mababagsik niya ng mga kalaban, hindi rin yung patatalo. At wish ko lang talaga na kayang sungkitin ni Harlene ang MGI na corona, dahil pag masungkit niya, ha, yes, may budol ng magaganap sa Miss Grand International, lagot ka angkol, ganon. So yan ang mga karagarag, ang masasabi ninyo sa napanood ninyo, isa rin ba kayo sa magsasabi na bobo nga itong si Harlene Nicole Budol? Sa akin hindi siya bobo. I love her personality talaga. Yun yung nagustuhan ko sa kanya, yung pagiging totoo na walang, hindi siya namimeke ng na nagpa-pretend siya na, ay, ako to, ganito ako. No. That's why minahal siya ng kanyang mga supporters. At kung ito si Angkol, kung sakaling makapasok ito sa Harlene sa bilang Miss Grand International Philippines 2022. Kung ako yung uncle, no, padaugon ako si Harlene, ay, maraming followers. Ilan yung followers niya sa kanyang Facebook account, sa YouTube, sa Instagram? Na! Ay! At siya, uncle, isip-isip ka, pag si Harlene yung magiging pambato namin, hindi mo na kailangang mag sa mga fans na like, i-like yung pages mo at saka yung channel mo, di ba? Magbabalik loob ang karamihan sa mga Pinoy pag si Harlene yung ipapanalo niya. Pero wag na tayong umasa. Basta gusto ko lang talaga si Harlene na maibigay niya yung entertainment sa Miss Grand International. Yes. Yes. Nabuwang na si Kuragan. Bye-bye.